What's up mga karabit, ayun. So, pangatlong vlog ko na itong gagawin ngayong araw na ito. Ayan. Siyempre, another question na naman. And concern yung sasagutin ko ngayong araw na ito sa video ko ngayon. So, ito nga yung question and concern na rin ni Karabit Doc siya. So, ito nga. Hi po, salamat po sa shoutout. Ayan, welcome. Tanong lang po, paano po kung accidenting nabasa ng tubig ang mga kids at ano po yung gagawin kung nabasa? Tapos meron pa siyang isang concern. Ayan. Tanong niya na rin daw kung paano maiiwasan ang hindi pagpapadede ng mother daw kapag hiniwakan o nag-iba yung amoy ng kids. Sabi po kasi ng pinsan niya siguro is huwag hawakan or tanggalin ang nest box kapag hindi pa saktong gulang. Dahil daw po, hindi papadedehin ng inahin. So, totoo po ba yon? Kung totoo po, ano yung solusyon dito? Salamat po. So, karabit talks siya. And sa first question mo is, ano yung gagawin kapag accidenting nabasa yung mga kits ng rabbit? Yung gagawin mo nga lang, if ever man na accidenting nabasa, yung mga kits ng rabbit mo, syempre, pupunasan mo, dapat tutuyin mo sila na maayos, or kung may blower ka, so mas okay kung i-blower mo sila. Dapat yung saktong init lang, huwag naman yung sobrang lakas kasi baka masaktan yung mga kits mo, or kung meron kayong bumbilya, pwede mo itapat doon yung mga kits para yun, hindi sila ginawin kasi pwede sila magka-hypothermia once na ginawin sila or lumamig yung katawan nila, so pwede silang mamatay. So yun yung pwede mong gawin if ever man na nabasa yung kit mo. And ibalot mo syempre sa tela. Tapos pagdating naman dun sa second question mo na dapat hindi hawakan yung kits kasi may possibility na hindi na padedein or hindi na asikasuin ng nanay yung mga kits niya is huwag kang mag-alala kasi hindi naman totoo yun. Ayun. Hindi siya totoo na once na nahuwakan natin, iba yung amoy ng kids, is hindi papadedehin ng nanay yung mga anak niya. So, dito kasi, karabit dog siya. Kung mapapanood mo yung iba kong vlog, may mga vlog ako na talagang ina-assist ko yung mga rabbit ko sa panganganak. And, pagkatapos mga anak niyan, is pinapalitan ko agad yung mga napagduguan or yung mga basahan, yung mga damo, balahibo na nagkaroon ng dugo during nung nanganganak siya or habang nanganganak siya. Tapos pagkatapos manganak is talagang pinapalitan ko yan kasi once na hindi mo pinalitan yung mga yon na mayroong mga dugo is may chance na langgamin yung mga bagong panganak ng rabbit mo. So, pwede silang mamatay once na kinagat yan ng langgam. Automatic yun, lang na kapag yung kumagat na langgam is yung mga pula na malalaki. Ayun, hindi aabutin ng mga 2 days yung rabbit mo, mamatay yan, promise. And walang parang home remedy doon. Unless siguro kung dadalhin mo sa exotic vet yung mga kit ng rabbit mo para mabigyan ng tamang gamot. Ayan. So, huwag ka mag-alala kasi hindi totoo yun. Hindi ko alam kung saan nabasa, narinig, or nalaman ng pinsan mo na ganun nga yung mangyayari. Ayan. So, huwag ka nang mag-worry kasi hindi yun totoo. And ayun nga mga rabbit, hanggang dito na lang yung aking vlog. Ayan. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping mga karabit.